kita si Yahweh yaong mga tao na hinirang niya. At upang lupigin lahat ang mga kaaway, ako ay sinugo upang aliwin ang mangungulila, upang ang tumatangis na mga taga-Siyon ay paligayahin sa halip ng lungkot. Amen! Amen. Eh walang pwedeng malungkot ngayon. Amen! Dapat lahat nakangiti. Amen! Lahat masaya. Amen! Tingnan mo nga katabi mo kung nakasimangot yan. Kung nakasimangot siya, pangitiin mo siya. Hallelujah! Kaya, ang sabi dito, sa halip ng lungkot, awit ng papuri yaong awitin ang Diyos na si Yahweh, iingatan sila at kakalingain. Sila ay uunlad. Sino itong sila? Ang taong mamamasayahin. Ang taong masaya, laging masaya, ay laging pinagpapala. Amen. Ngunit ang taong malungkutin ay walang mapala. Amen. Kaya sila ay uunlad na parang halamang itinanim at ang bawat isa ay pawang matuwid ang siyang gagawin. Sa kanyang ginawa, siya ay pupurihin. Muling itatayo si Ram mga lungsod ng pagkatagal ng nawasak at upo. Sa verse 5, mga dayuhan, ang gagawin, pastol niyong inyong tawan, mga dayuhan din ang magsasaka ng inyong umasan. Amen! Siguro kung mag-madayon no, inaambag na manggad sa Pilipinas, mangyayari na ito ng mga dayuhan na namangin mo ang katulong ni Lula Dels, Ethiopia. Amen. Di ba may mga ganyan? Indonesia, anti-birds. Hello? Yeah. Ngunit kayo naman, sabi ng Diyos, siyang maglilingkod sa Diyos na si Yahweh. Mga Pilipino, amen. Mga pinili, pinino pa sa pag-ugali. Hello? Amen. Kayo ay gagawin niyang saserdote, mga pare. Ang kayamanan ng ibang bansa ay iyong makakamtan. Aarihin niyo may galak sa buhay. Ang dinanas niyo mga kahihiyan ay mawawakasan. Kayo ay babalik at doon titira sa sariling bayan. Sariling bayan. Ako unlad. Kayo ay unlad. Sabihin mo, ako ay unlad. Parang sabi ng iba. So, naniwala ba kayo na kapag tayo susunod sa Diyos, pauunlarin ka ng Diyos? Amen. Naniwala ba kayo na kapag tayo ay sumusunod ng tapat sa Diyos, ay unti-unting iangat ng Diyos ang antas ng pamumuhay mo? Amen. Parang sabi mo, ay, naniwala ha. Walang say-say, tawag tayo ng tawag sa Diyos, nanalangin ay nanalangin sa Diyos, pero wala namang pagbabago ang buhay natin. Tama po ba? Naniwala tayo ng Diyos sa mga pangyarihan, pero wala namang power ang buhay na minsan. Kaya ang sabi dito, ang dinanas ninyong mga kahihiyan ngayon ay wawakasan na. Woo! Glory to God! Ang lahat ng dinanas ng kahihiyan, minsan pinapahiya ka, lalagay sa kakahihiyan, ngunit wawakasan na yan ng Diyos. Kayo ay papalik, doon titira sa sariling bayan. Kayo ay uunlad. Lalagong tihamak pati kabuhayan. Di na magwawakas ang galak sa buhay. Ang sabi ni Yahweh, ako'y namumuhi sa pagkakasala. Ang pangalipin, gawang katarungan ang mahal sa akin. Gagantimpalaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipa ng aking gagawin. Itong lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila ay makilala sa gitna ng madla. Sila ay kilalaning anak ni Yahweh saan man sila makikita. At tatawaging bayang pinagpala, hinirang ni Yahweh. At ang Jerusalem ay ginawang ito'y pawang malulugod. Anak ay dalagang gayak ang pagkasal. Siya ay parang dinamtaan ng kaligtasan at pagtatagumpay kung paano ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol. Gayon ang pagliligtas ni Yahweh sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang Diyos po ay mapuri sa kanyang ang Diyos po ay mapuri. Ang Diyos po, hallelujah, ang magpala sa kanyang mga salita. At dito po tayo magtututok sa tinatawag sa verse 10, no?
Ang sabi at ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anak ay dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kaya ang topic po natin sa umagang ito is the spiritual clothing. Ang spiritual na pananamit. Amen! Pananamit! Hello! Mga damit! Lahat ba may damit? Napaka, kung titignan po natin mga kapatid, ang damit po talaga, napaka-taon dito, napaka-importante. Tama po ba? Kaya kung titignan mo kahit sa mga mahilig sa damit, kahit wala na yung kakainin, basta pag makakita ng magandang damit, bibilhin ang damit, ang pagkain, hindi na. Tama po ba? Magtsatsaga na lang siya ng tuyo. Basta may damit siyang isusuot na maganda. Tama po ba? Kala mo kung sinong napakaganda tingnan sa daan pag lumalakad, pag uwi sa bahay, tuyo lang pala ang uulamin niya. Hello? Tama ba? Kaya napaka, kung titingnan po natin, ano po ba talaga itong damit? Mga kapatid, kung titingnan din po natin, kung balikan din po natin sa Genesis, no, ang buhay, ang tao mga kapatid, noong panahon ng tinawag dito, ng isinilang ng Diyos ang tao. What I mean? Nang nilalang ng Diyos ang tao, kung titingnan po natin, ang tao ay walang damit. Ang tao ay walang-wala. Talagang wala siyang kadamit-damit. Amin po ba? Ngunit, saan ba nagsimula ang damit? Ano bang history ng damit? Ang tao ay nagkaroon lang ng damit, mga kapatid, umpisa, simula ng ang tao ay nagkasala. Tama po ba? Kaya kung titingnan ngayon, kung titingnan po natin, babago-bago ang damit. Dati ang damit ng mga tao, hanggang paa makikita natin, no? Parang takpan. Kasi ang damit, kung titingnan natin sa Genesis, mga kapatid, ang damit ay pantakip sa nakakahiyang katawan. Tama po ba? Nang nagkasala si Eva at saka si Adan, nakita nilang dalawa na hubot-hubad sila. Hubot-hubad! Tama po ba? Sabi nila, ay! Sabi niya, nakita ko. Sabi nila ang isa, ay, gawa! So, simula nung nagkasala, dumating, tumubo na. Ang katalinuhan, may kakayahang mag-unawa, may kakayahang nagkaroon ng malisya ang lahat ng bagay. Kaya ito, ang damit ang ginawa ni Eva at saka ni Adan kasi pariho na sila na magtatago. Tama po ba? Ang ginawa na lang nilang dalawa, so, nagtago sila. Ay, ano yung palang tagatago? Ano? So, ngayon, kumuha sila ng, ano? Ng dahon. Tama? Kumuha sila ng dahon, pinagtagpi-tagpi nila ang dahon iyon, at saka, iyon ang ginawa nilang dahon. Sa tingin talaga ng mga tao, napakaganda. Tama mo ba? Ngunit nang sila'y tinanong ng Diyos, Eva, Adan, nasaan ba kayo? Narinig nila, nang si Eva at si Adan ay nasa kakahuyan, narinig nilang lumakad doon ang Panginoon. At ang sabi rin ng Diyos sa kanila, Eva, Adan, nasaan po kayo? Ang Diyos po ba'y bulag? Hindi. Hindi po siya bulag. Nakita po niya sa kung saan si Eva at saka si Adan, ngunit tinawag lang ng Diyos kung saan sila para patunayan at nais ng Diyos pakinggan kung sila nga talaga ay honest talaga sa Diyos. Tama po ba? Kaya ang sabi ng tao, nandito po kami Panginoon. Nagtatago sila. Kasi po, Panginoon, kami po ay hubot-hubad. Are you listening? Sinong nagsabi sa inyo na kayo hubot-hubad? Naintindihan nyo ba? Sabi ng Diyos, sinong may sabi sa inyo kayo hubot-hubad? Kung bagang salita ng Diyos ngayon, minsan nangyayari din yun sa atin na tayo po ay nagtatago, hindi po tayo makikita sa bahay ng Diyos kasi sabi natin, wala kami ngayon, hubot-hubad. Pag sinabi natin hubo at hubad, walang-wala. Tama po ba mga kapatid? Wala.
wala pa. Kaya minsan hindi nakikita, are you listening? Na hindi tayo nakikita sa bahay ng Diyos kasi nandun tayo sa mga puno na yon na kung saan doon pwede natin pagkukuhanan ng lahat ng ating kakailanganin. Hello, are you listening? Sabi mo ng Diyos, sino may sabi sa iyong kayo hubot-hubot? Ngunit sabi ng ano, kayo ba ay nagkasala? Kumain ba kayo ng bungang ipinabawal ko? Are you listening? Kaya sa madaling salita mga kapatid, sapagkat di naman yan talaga ang natin, ano, spiritual clothing. Ang ginawa ko ng ating Panginoon, sa halip na sila ay magdamit ng mga dahon, pinalitan ng Diyos damit ng mga hayop. Amen po ba? Pinalitan! Ang mga tao ngayon nagdaramit ng damit ng hayop. Damit ng hayop. Sabi mo, damit ng hayop. Kaya yan ang Diyos na nawagan siya. Kung titingnan po natin sa Isaiah chapter 61, pinuspos po tayo ng banal na Espiritu. Bawat isa, hindi lang lingkod niya, hindi lang ako ang kanyang pinuspos ng kanyang banal na Espiritu. Pagkat lahat tayo, pinuspos ng kanyang banal na Espiritu upang makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos na sumasa atin, hindi lang kay Maria, kundi lahat na nasa atin. Tama po ba mga kapatid? Lahat ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagniningning sa buhay mo ngayon. Amen! Tingnan mo yung katabi mo kung nagniningning. Nagniningning ba? Nagniningning ba? Hello? Kaya, kung ang tao ay palaging nasa Diyos, kahit tango pa ilong, napakaganda niya. Tama po ba? Kahit bingig pang mata niya, napakatantalizing eyes pa rin yan. Hello? So, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang bumabalot sa kanya at siyang nagniningning sa kalagitnaan ng kadiliman. Sapagkat sinabi ng Panginoon, tayo po ay pinuspos ng kanyang banal espiritu at sinasabi ng Panginoon, sinabi niya talaga dito, hallelujah, no? Ang sabi ng Diyos, kapag ikaw ay pinuspos ng banal espiritu, makikita mo sa passage na ito na ikaw ay pinagaling sa anumang karamdaman meron ka. Pinatawad tayo sa anumang kasalanan, pinagaling sa anumang karamdaman. Amen. Pinalaya sa lahat ng uri ng ng kasamaan at ng kahirapan. At sinasabi ng Panginoon, binubuhos na ang pagpapala. Kahit pagpapala ng ibang bansa ay dadaloy at dadaloy sa buhay mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Woo! Sinungaling ba ang Diyos? Hindi. Hindi siya sinungaling. So, totoo ang Diyos. At ang sinasabi sa banal na kasulatan, yan ay salita ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga inaanak at sa lahat ng nakikinig ngayon. Kaya sinasabi ng Panginoon, baguhin mo ng pananaw mo. Bakit kapatid? Sapagkat nandyan lang nakasalalay sa pananaw mo ang lahat ng paghihirap meron ka kasi laging lumalabas sa bibig mo ang mga bagay na hindi nagustuhan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, bumalik ka sa Diyos. Amen! Bumalik ka sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, lahat na nanumbalik sa kanya, pinaramtan. Woo! Kinuha ang damit sa hayop. Ang damit ng mga hayop, ng mga sapat. Hello? Nawa niyo ba? Pinalitan yun ng Panginoon na parang babaeng gayak na gayak sa kanya na ikakasal. Kaya ikaw ngayon, dumaramit ng damit pangkasal. Nawala na dapat ang mga ikinakasal. Kung i-imagine mo, hindi yan sila natatakot, laging excited yan sila. Punong-puno ng excitement ang kanilang puso. Hello? Parang may sabi mo. Kinasal na kasi. Kaya kung kinasal na, ano nangyari? Kinasal na. Hallelujah! Kaya dito makikita po natin mga kapatid. Ay, pakinggan ninyo, makinig kayo. Kasi parang may nakita ko na kasamangon. Buksan nyo ang iyong Biblia. Sabi dyan sa Kawikaan. Masahin natin lahat. Ang sabi dyan sa Kawikaan. Chapter, hallelujah. 58, 51. Ha?
Anong sabi? Ang sabi sa Kawikaan 17 verse 22. Oh, 22. Basahin lahat. Ang pagkamasiyahin. Ang pagka oh, sabay-sabay, sabay-sabay. Ang pagkamasayahin, ayan eh. Mabuti sa katawan. Ang pagkamasayahin, ayan ang mabuti sa katawan. Ang pagkamakasayahin, ayan ang mabuti sa katawan. At ang malungkotin, ayan ang malungkotin, ayan ang sabihin mo ang malungkotin, unti-unting namamatay. Sabihin mo sa yung natabi, alam mo ba? Sabihin mo, bueno, come on. Alam mo ba, kung lagi kang malungkot, unti-unti mong pinapatay ang sarili mo. O, pili. Anong piliin mo? Laging masaya o laging malungkot? Kaya ngiti lang. Hello? Ngiti lang, kaya ngumiti na. Amen. Hallelujah. Kaya yun ang tinatawag sa Biblia na ang masayahin ay ano, hallelujah, ay uunlad. Tama? Hallelujah. Ang pagkamasayahin ay ano, uunlad at ang tawag dito, nakalimutan ko na. Hallelujah. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkutin ay unti-unting namamatay. Kaya dito mga kapatid, ayaw ng Diyos na mangyari ito. No? Pag sinasabi natin, a cloth, damit, it is also used for robes. Robes. Nang, ano tawag ito? Saplot, ito, robe, garments, at iba pa, sabi ko, at ito po ay ginagamit para to cover, ito pong tinatawag to cover, no? To denote, to show something important, no? Yun ang tinatawag dito. Kaya tinatawag dito, sabi ng Panginoon, ang, sabi ng Diyos, papalitan yan, yung damit ng hayop na suot-suot mo ngayon. Amen. Kapag ikaw ay puspos ng banal espiritu, kasi minsan, ang mga tao, talagang nakasuot damit ng hayop. Yung pag-uugali, asal hayop. Diretsuhan tayo. Tama po ba? Minsan nagsasabi, tao din siya, pero puso yan po. Ang dinadamit, may magandang ang damit, napakaganda, pero ang asal, asal hayop. Kaya sabi ko pa yan, pinuspos niya, kinuha niya ang puso ng taong iyon, dinamitan, pinalitan na ng damit, at unang damit na ipinalit ng ating Panginoon is cloth of salvation. Amen! Damit kaligtasan! Hindi pangka ang tawag dito sa mga ano na yan. No. Grabe! Palakpakan pa natin ang Diyos! Pinagampan pa ng Diyos ng damit ng kaligtasan. Sinabi ng Panginoon sa iyo, maliligtas ka. Sabi ni Sheila sa akin kagabi, kami matulog. Stora, sabi nga sa akin. Kasi may mga pastor na, na nag-usap na si Judas daw ba sa impyerno or sa langit. Intindihan ba niya? Yan bang tanong sa akin? Sabi niya sa akin, sa'yo pastora, saan si Judas? Sabi ko, hindi po kasi natin pwede na takpan ang ginawa ng isang tao kahit siya ay sumulunod ni ano, Kristo. Tama po ba? Kahit sabihin natin na siya po ay disipulo, siya ay follower of Jesus Christ, kapag tinatawag na nagpakamatay, kahit sabihin pa ng tao na malay mo, nung nagpakamatay siya, humingi siya ng kapatawaran. Kung humingi ng kapatawaran si Judas, listen sana, hindi siya nagpakamatay. Kasi ang tao humingi ng kapatawaran, ibig sabihin nagsisisi sa nagawang kasalanan. Tama po ba? Lahat ng ano, no, lahat ng nagsisisi sa kanilang kasalanan, lumalapit yan sa Diyos. Kaya tandaan yung kapatid. Kaya kung sino man ang ipinag-pray mo, at kapag hindi pa rin siya lumalapit sa Diyos, hindi pa rin siya naghanap sa tahanan ng Diyos, hanggang dyan lang siya, hindi mo makonsider na siya ay sa Diyos. Kasi ang anak ng Diyos ay maghahanap at maghahanap yan ng tahanan ng Diyos. Amen po ba? Kaya, sabi ang tanong, ay, so ano ngayon si Judas? Nagpakamatay siya. Siyempre,
sa impyerno siya. Kaya maraming nagpapakamatay eh. Kasi sabi nila, humingi naman ako ng kasalanan bago siya magpakamatay. Sabi niya ganito, sabi niya, Lord, patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan. Hindi ko na kaya, Panginoon. Nakita mo ang aking asawa. Ma, mga anak ko, nakita mo ang aking problema. Kaya Lord, patawarin mo ako ngayon. Tapos sabi niya, hello? Ay, ang pagkamat, naghumingi ka ng kasalanan, pero ginawa mo pa rin ang kasalanan hindi pinapagawa sa'yo. Tama po ba? Kaya, sabi ko, sa panahon ngayon, ayaw ko magsabi na ang nagpakamatay ay, ano, ligtas. Kahit humingi siya ng kasalanan, ng kapatawaran, sapat siya. Kapag ang tao magpakamatay, malaking kasalanan yan. At hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon ngayon, kaya sinabi niya sa Isaiah chapter 61, sinabi niya lahat sa iyo, bago pa niya puspusin ng kanyang banal espiritu, sinabi niya sa iyo na ikay protected ng Panginoon, na ikay pinagpala ng Diyos. Amen! Panagpakan natin ng Panginoon! Ikaw ay pinagpala ng Diyos! Sabi ng Panginoon, wala kang dapat katakutan kahit paligiran ka ng bakterya o COVID man. Sapagkat ikaw, hallelujah, ay mahal ng Diyos. Iingat at iingatan ng Panginoon. Woo! Palapakan natin ang ating kasinasan. Ang pangalawa dito makikita natin, not just the love of salvation, but the love of, ano, righteousness. Na sinasabi sa Revelation chapter 19 verse 8. Ang sabi dito, Revelation 19 verse 8, ang sabi po dito sa verse 8, hallelujah! Ang sabi po dito, nakita nyo, pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga inira ng Diyos. Amen! Mabuting gawa! Kaya may tanong din dito yung mga unbeliever. So sabi nila, no, kami ba ay ligtas? Lahat naman ng mga mabubuting gawa ay ginawa na namin. Are listening? Sabi ng isang mayayaman na lumapit sa Jesus, Panginoon, ano pa ba ang gagawin ko upang ako ay makapasok sa Parang ng Diyos? Tama po ba? Sabi ng Panginoon, gusto mo ba makasigurado na ikaw ay maligtas? Hello? Ipamaligya, ibenta mo ang lahat ng iyong mga ari-arian at ipamudmud sa mga, ano, dukha sa mga mahihirap. Ngunit ang ginawa ng isang mayaman, tumalikod siya at ano, na nakatalumbaba sapagkat di niya kayang ibigay kung ano ang nasa kanya para sa Diyos. Are listening? Di niya kayang ibigay ang lahat ng nasa kanya. Di niya kayang ibigay sa Panginoon. Yan sabi ng Panginoon na natili siya sa kanyang sariling kasuotan. Amang po ba? Samantalang sabi ng Panginoon, pagkalitan ko na ang kasuotan mo ngayon. Kasuotan, hallelujah, ng puting-puti. Meaning to say, kapag tayo po ay lumalapit sa ating pa'y sumusunod sa Diyos, bumabag, tawag ito, talagang babaguhin tayo. Baboy ng ating kaisipan, baboy ng ating pananaw, na papahubarin talaga sa atin ang mga dinadamit natin. Nais ng Diyos, palitan niya ng bago. Amen po ba? Hello? May isang dyan na pulubi, isang pulubi dyan sa kanto na kumbaga walang-wala siya, dumaramit siya ng ano, no, ano tawag dyan, punit-punit, mabaho siya. Ngunit nagustuhan siya ng isang mayaman. At ano ang ginawa sa isang pulubi? No, ang ginawa ng isang mayaman sa isang pulubi, kanyang pinaliguan, kanyang nilinisan, at kanyang binilisan ng damo na nagmula sa kanya. At minsan naging ganyan din po tayo. Amin po ba na tayo, grabe ang ating kalagayan, ano man ang ating mga dinaramit, damit ng hayop o kung ano-ano man, ngunit ang sabi ng Panginoon, papalitan ko, hallelujah, ng damit, no? Na kung saan puting-puti, hallelujah, at ang tinatawag ko dito, no, ang pag tayo po pinapalitan ng damit na puting-puti, yun ang pagdisiplina ng Diyos sa atin. Discipline is a part of
God's will in your life. Amin po ba ang pagdisiplina po? Sapagkat, alam niyo mga kapatid, sabi nga po, may kasabihan, if you spare the rod, you spoil the child. Tama po ba? If you spare the rod, you spoil the child. Kaya sinisira mo yung bata kapag hindi mo siya pinapalo, hindi mo siya dinidisiplina. At ganun din po tayo mga anak ng Diyos. Alam mo ba mga kapatid, lahat ng bagay na naranasan natin ngayon, sabi niya, eh sabi ng Panginoon, kapag sumusunod dahil sa Diyos, wawakasan na niya ang lahat ng kahihiyan. Amen! Wawakasan na niya ang lahat ng bagay na naranasan mo. Tutudukan na yan ng Diyos. Sapagkat alam ng Diyos na kahit ano pang gagawin ng mga tao sa iyo, hindi mo siya itinahiya. Kahit ikaw man, ano, hindi mo siya ipinagpalit sa kung ano-ano dyan. Pagkos nandito ka, sapagkat naniwala ka sa Diyos na ang Panginoon pala ay mas makapangyarihan pa sa iyong amo. Mas makapangyarihan siya dito sa buong mundo at may kakayahan gumawa ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dito mga kapatid, papalitan ka niya, no? Kung ikaw unti-unti, yun ay panahon na iligtas ni Yahweh yaong mga tao na hinirang niya. At upang lupigin lahat ang mga kaaway, ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila, upang ang tumatangis na mga taga-Siyon ay paligayahin sa halip ng lungkot. Amen! Amen. Eh walang pwedeng malungkot ngayon. Amen. Dapat lahat nakangiti. Amen. Lahat masaya. Amen. Tingnan mo nga katabi mo kung nakasimangot yan. Kung nakasimangot siya, pangitiin mo siya. Hallelujah. Kaya, ang sabi dito, sa halip ng lungkot, awit ng papuri yaong awitin, ang Diyos na si Yahweh, iingatan sila at kakalingain. Sila ay uunlad. Sino itong sila? Ang taong mamamasayahin. Ang taong masaya, laging masaya, ay laging pinagpapala. Amen. Ngunit ang taong malungkutin ay walang mapala. Amen. Kaya sila'y unlad na parang halamang itinanim at ang bawat isa ay pawang matuwid ang siyang gagawin. Sa kanyang ginawa, siya'y pupurihin. Muling itatayo si rang mga lungsod ng pagkatagal ng nawasak at tupo. Sa verse 5, mga dayuhan, ang gagawin pastol niyong inyong kawan, mga dayuhan din ang magsasaka ng inyong ubasan. Amen! Siguro kung mag-madayundo ginaampan na manggad sa Pilipinas, mangyayari na ito ng mga dayuhan na namagli mo ang katulong ni Lula Dels, Ethiopia. Amen. Dirami na ganyan. Indonesia, anti-birds. Hello? Ngunit kayo naman, sabi ng Diyos, siyang maglilingkod sa Diyos na si Yahweh. Amen. Mga Pilipino, amen. Amen. Mga pinili, pinino pa sa pag-ugali. Hello? Amen. Kayo ay gagawin niyang saserdote, mga pare. Ang kayamanan ng ibang bansa ay iyong makakamtan. Aarihin ninyo may galak sa buhay. Ang dinanas niyo mga kahihiyan ay mawawakasan. Kayo ay babalik at doon titira sa sariling sariling bayan. Ako unlad. Kayo ay unlad. Sabihin mo, ako ay unlad. Parang sabi ng iba. So, naniwala ba kayo na kapag tayo susunod sa Diyos, pauunla rin ka ng Diyos? Amen. Naniwala ba kayo na kapag tayo ay sumusunod ng tapat sa Diyos, ay unti-unting iangat ng Diyos ang antas ng pamumuhay mo? Amen. Parang sabi mo, ay, naniwala ha. Walang say-say, tawag tayo ng tawag sa Diyos, nanalangin na nanalangin sa Diyos, pero wala namang pagbabago ang buhay natin. Tama po ba? Naniwala tayo ng Diyos ay makapangyarihan, pero wala namang power ang buhay natin minsan. Kaya ang sabi dito, ang dinanas ninyong mga kahihiyan ngayon ay wawakasan na. Woo! Glory to God! Ang lahat ng dinanas ng kahihiyan, minsan pinapahiyakan, lalagay sa kahihiyan, ngunit wawakasan.
kayo ay pabalik doon titira sa sariling bayan. Kayo ay uunlad, lalagong di amak pati kabuhayan, di na magwawakas ang galak sa buhay. Ang sabi ni Yahweh, ako'y namumuhi sa pagkakasala, ang pangalipin, gawang katarungan ang mahal sa akin. Gaganting alaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipa ng...
Panginoon.